What's up mga Lods ngayon? Dako naman tayo sa panibagong topic kung saan natapos tayo sa part 17. Ngayon, hindi ko kasi siya na-continue dahil may ginawa akong ibang system. Ngayon, dahil may time ako, proceed na natin yung kadugtong. So, ngayon, ilalagin ko siya gamit tong account na dyan, gmail.com. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi natin kung yung password niya. Wait lang natin. At makapasok na tayo sa admin. So yun, nakapasok na tayo sa admin dashboard. So natapos tayo dito. Ang huling natapos natin is dito sa ito, makapag-create tayo sa evacuation information. So alam ko na tapos na tayo dito eh. So meron na tayong meron tong validation. Ayun, tapos na tayo. Tapos nakikita lang dito sa manage yun, tapos na-edit na rin to eh. So na-edit na rin yan. So ngayon, punta na tayo dito sa LGU settings. So ito na yung ating gagawin, yung LGU settings niya. Siyempre, wala naman tong ang sa kanya is add lang. So punta na natin yan, yung LGU na yan. Punta na natin yung LGU na yan. Punta lang tayo dito sa web. So puntahan natin yung LGU. Saan tayo natapos? Dito na tayo sa LGU. So natapos na tayo dyan sa evacuation information. Tapos dito na tayo sa LGU. Ngayon, admin controller. So ito yung ating admin controller. Dito na tayo sa admin LGU. So ito. So tapos na kasi tayo dito. Admin user. Tapos pagtabi nga muna natin to. So, ayan. Punta na natin tong LGU niya. View or LGU. Tapos, ito to. Tapos, puntahan natin yung admin LGU sa resources, views, tapos LGU. Punta natin yung LGU niya. So, ito siya. So, ayan. Ito yung pinaka, ano niya, design. Ngayon, syempre, gagawa natin na siya ng add. Punta lang tayo. Kuha lang ako dito sa barangay ng form para hindi na tayo mag-type. So, sama ko na tong CSRF for security. Copy ko lang to. Tapos, paste ko siya dito sa form. Hindi na tayo. Hindi na natin mag-type. Maubos. Ay, masira lang keyboard natin kaka-type. Tapos, palitan na lang natin ng add LGU. Tapos, syempre, ba't ko pa in-exit muna? So, punta ulit ako sa barangay. Copy ko na yung ibang dito sa class. Copy ko muna to. Sa class. Hindi natin type. Copy. Tapos, paste ko dito sa control. Yan, paste ko dyan. Mamaya, tapos, lagyan na natin ang name. So, hindi ko pa pala ginawa ng ano yan. Sige, hindi ko pa pala nagawa ng table yan. So, inuna lang natin pa. Sige. Anong pangalan yan is city. Lagyan natin ng city. Tapos, lagyan natin ng city. Tapos, punta tayo ng barangay. Kunin natin tong para sa message. Dito. Lagyan natin dito. Yan. So, dev, dapat nilagyan lang natin ito sa isang span eh. Hindi na sa isang dev. Kaya ganyan lang muna. Tapos, explore lang muna ito. Dito na ako kukuha. Copy ko lang to, yung city. Paste ko muna dito. Next natin is, copy ko muna ulit to. Unahin na lang muna natin to sa form. Tapos, paste ko dito sa control natin ba hindi nag-record yun. Tapos, bigyan natin ang name. Ang name niya is contact info. So, contact info. Contact, same na lang natin. Contact info. Same natin. Contact info. Oops, may N. So, ganyan. Tapos, copy natin to. Paste natin dito. Tapos, copy natin itong name. Paste natin dito.
Tapos, copy natin to. Bilang naman to eh. Copy natin yan. Paste natin ulit dito sa form control. Tapos, ilagay tayo ng name. So, ang name natin is email address. I-save na lang natin. Tapos, copy natin to. Paste natin dito. So, email address. Paste natin pati dito sa error. Tapos, dito tapos yung contact. Ito natin, save natin. Yan. Next natin is sa website. Copy natin to. Copy natin yan. Paste natin dito. Tapos, lagyan natin ang name. Tapos, ang pangalan is website. Tapos, copy natin yung error. Paste natin dito. Tapos, website. Paste natin dito. Paste din natin dito. So, may Facebook page pa. So, copy ulit to. Copy. Paste natin sa form control. Tapos, ang name niya is Facebook page. So, ganyan. Ayan. Under. Tapos, copy natin yan. Paste natin dito. Tapos, copy natin yan. Paste natin dito sa website para hindi sila sa inyo sa taas. So, ayun. Nagawa na natin. So, wala pa tayong ginawang add dito, admin LGU. Tapos, copy mo tayo dito ng isa. Copy mo tayo ng isa dito. Sa add. Oops. Ano yung add? Dito pala. Kuha tayo dito sa add. Copy tayo dito sa add. Copy tapos paste natin dito. Tapos, copy natin yung nasa route niya. Copy. Copy lang natin. Tapos, punta tayo dito sa web. Paste natin dito. Tapos, add natin ang LGU. Tapos, add LGU na lang. Save na lang natin. LGU. So, yan. So, mayroon pa tayong add, pero wala pa tayong ginawa function. So, ang gawin mo na natin is, gawin mo na natin ang controller. Wala pa tayong ginawa ang controller para sa kanya. Ayan. Tapos, PHP artisan, make, ano yung ginawa natin dito? Make model. So, ang ginawa natin, ay ano natin dito, is LGU na lang. Tapos, MC, para meron tong controller, model, tsaka dito sa migration. So, enter lang natin. So, check natin ulit kung nagawa na. Ano lang natin itong resources. App. Oops. Saan yan? Punta lang tayo dito sa app. So, unahin natin yung ito na yung LGU natin. So, copy na tayo dito. Sa calamity, copy na tayo dito. Ng isa. Para paste na natin dito sa ating LGU. Ano tayo? So, mamaya. So, ang ilalagay natin dyan is yung apat, yung city ba una, city, oops, LGU, so city, ano natin, enter mo na natin kung ilang piraso to city, tapos contact info, dikit na natin dito, tapos email address. Ito yung ating model to ah. Tapos, website. So, abang na natin. Tapos, yung Facebook page. Tapos, ano pa ba? Sila lang ba? So, yan. Website, email, contact, South City. Silang. 1, 2, 3, 4, 5. So, yan. Pero syempre, lalagay din natin to dito sa ating migration. So, check muna natin kung nagawan sa controller.
So, nagawa ng LGU, pero yun nga, hindi naman natin ginagamit yung nakrate ng mga controller dito. So, dito lang tayo sa isang controller, kung saan, ang pangalang controller is admin controller lang, yung isa natin ginagamit. Hindi natin isa-isa, kasi, para madaling i-edit. Tapos, punta tayo dito sa yung migration natin. So, saan yung ating migration? Database. Sa kamatakwa. So, saan yung ating tapos database migration. So, i-backlink. Copy lang tayo dito ng siguro ganito. Tapos, punta tayo yung LGU. Ilan ba to? Ating LGU. So, 1, 2. Copy na natin yan dito. Bago natin i-migrate, please. Contact info. Please. Tapos, email address. Please. Tapos, website. Please. Tapos, mayroon pata. Tapos, yung Facebook page. So, ngayon, okay na to. Ngayon, ang gawin na natin, dahil okay na, migrate na natin, PHP Artisan, migrate. Migrate na natin yung table. So, check natin dito. Saan yun? LGU. So, ito yung ating LGU. So, ayan. Facebook page. City contact. So, ayan na. Meron na tayo. Ngayon, syempre, ang gawin na natin dito is dito sa admin. Punta tayo dito sa ating web copy. Tapos, gawa na tayo dito ng para sa public function. Para sa public. So, ayan. So, gagawa na tayo dito para sa add. Tapos, copy lang natin ito. Oops, sa add na lang tayo kumapi. So, ayan. Copy natin. Copy lang natin siguro ito. Copy natin yan. Paste natin dito sa ating LGU. So, request. Well, wala pang tayo ginawang request. Request. So, ayan. Hindi natin kasi yan. Tapos, syempre, dito is lima lang ata yan. Yun yung limang to. City. Copy. Tapos, paste na natin dito. City. Tapos, ipak info. Tapos, contact info. Ano lang natin to. Lagay natin dito. Email address. Email is unique. Lagyan natin dapat yun, ano, huwag natin lagyan ng unique. Lagyan natin ng lagyan muna. Required, ganyan lang muna natin. Muna natin lagyan ng unique. Tapos, Facebook page. Paste na natin dito. Pero syempre, kailangan natin tawagin yung model na yun. Yung LGU na model, ito. Kaya natin tawagin tong tatlong ano na to, letter na to. So, LGU. Ma, type na natin. So, yan. LGU. So, check na natin yung tama is. So, ayan. So, syempre, nag natin gamitin yung tatlo na yan. Magpirasong letter na yan. So, paste natin dito. Saan yung ating ginawang paste natin dito instead na iba ko yung information. Diba? Ang exe lang, no? So, babalik siya. Kapag nakapag-add siya, babalik siya. Saan natin siya babalik? Babalik siya natin dito, syempre. Sa admin LGU. Copy natin yan. Yan. Babalik natin siya dyan. Tapos, LGU na lang. LGU created successfully.
Tapos, LGU. LGU, yan. Tapos, wala pa tayong naisin, siyempre. So, punta tayo dito ulit sa ating barangay. Copy lang tayo dito ng isang message. Copy natin yan. Punta tayo dito sa pinaka-design natin ng LGU. Saan natin paste? Dito lang siguro. Ano lang. Natin paste. Tapos, instead na barangay info yung ilagay natin, ang ilalagay natin message yung ito. Message LGU. Copy natin. Tapos, paste natin. Dito sa ating yan. Control D para ma-highlights. So, yan. Check muna natin kung magbabalidate. So, optimize ko muna sa akin. Optimize. Check ko muna kung magre-refresh. Mag error to ah. So, hindi naman. So, click muna itong save. So, ayan. Diba? So, dapat ginawa na natin itong, try ko kaya i-gawin itong span instead na class. Gawin ko kayang span. Check muna natin yan. Check ko muna kung anong tsura ng span. Ganun din. No? Ganun din yung style ng validation. Sige, balik ko muna sa doon. So, ganyan muna. So, ayan muna. Sige, ayan mo na muna yan. Ganyan lang muna. Tapos, syempre, try na natin. Manari ang default city. Ano natin? Contact info. Hindi natin. 2-4-6-8. Tapos, then, admin lang. Admin at gmail.com. So, website www.sample.com. So yan, tapos ano natin, nagyan natin Facebook help group na lang, help group ganyan. Kunwari may ganyan tayo, help group. Tapos save nga natin. So parang walang the Facebook page must not greater than 2. Bakit? Ganyan natin ang ating max is 2, sorry. Ganyan natin ang tapos hindi pa natin nalagyan ng old. Hindi pa natin nalagyan ng old kaya tuloy nagkaroon ng nawala yung ibang. So lagyan natin kaya ng old. Barangay. Wala ba tong old? Wala ba akong ginawang old dito? So wala siyang wala akong ginawang old. So copy ako dito na may old. Na ako dito sa ibang part na may old. Copy lang ako na may old para hindi na tayo ano pag nag-refresh is mawawala ulit yung nilagay natin na data. Maganda na tayo dito sa ating design. Lagyan nga natin ang old muna para hindi mawala yung nilagay natin na data. Check, lagyan nga natin. Tapos contact info. Lagyan natin lahat ng old. Tama naman, address, email address. So website lagyan mo natin ah para kapag nag-refresh yung form hindi mawala yung mga nilagay natin na data sa field. Kapag may part pa na error.
Tapos Facebook page. Ayan. Optimize na muna natin. So, ano muna natin? Isa pa. So, kunwari ito, Antipolo City. So, nirefresh, ay, sinave ko. So, napansin nyo, hindi nawala yung Antipolo City. Tapos, habang wala pa to, hindi pa natin nilagyan yung ibang, ano, required field. So, ayun yung ibig sabihin ng old. So, hindi mawawala kapag na-refresh yung page. So, ayan, lagyan natin yung iba. Admin na lang. Tapos, so, save natin. So, ayan o, LGU. Successfully. So, ganyan na lang muna. Natin dito. So, ayan, na-save mo yung ating ginawa na LGU. So, ayun. Nagawa na natin yung LGU. So, hanggang dito na lang muna yung ginawa natin sa LGU. Kasi add lang yung mayroon sa LGU. So, maraming salamat. So, subaybayan nyo lang ang ibang video. Kasi, gagawin pa natin itong sa user tsaka sa rep. Ang report madami. So, ayan. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan i-subscribe ng aking YouTube channel.